Okay, Miss Shirley. Pero ito ah, ako sa akin lang, yung mga nanonood sa atin ngayon na wala namang passion for cooking and they want to start a food business. Kasi kami, when we started, walang marunong sa amin sa kitchen. As in, pareho kaming walang alam sa pagluluto. Ang alam lang namin lutuin ay itlog, prinitong itlog, di ba? Sunog pa. Hindi mo mapaperfect yung gitna. Pero sumugal kami. Kasi yun ang turo sa amin ng mentor namin. That's number one. Kung magpapasok ka sa kahit anong business, huwag kang matatakot. Even if wala kang alam dyan, if mag-invest ka ng time at talagang tutukan mo yan, magiging okay talaga siya. Mm-mm. Tama okay. ba yun, Miss Arlene? Anong masasabi niyo doon sa sinasabi? Kasi kahit hindi hilig, oh, tama ba yun, Miss Arlene? Okay ba yun? Well, kung naniniwala ka sa negosyo, halimbawa hindi mo hilig, pero magaling kang tumingin kung ano yung negosyong magkiklik. At ibig bang sabihin, sorry po, pwede ba na kung ano ang uso? Ano yun eh, medyo kung anong uso, madali, pero sandali lang yun. Diba? It comes and it goes. So yung passion, halimbawa, may nakita kang negosyo, and alam mong naniniwala kang kikita yon. Kahit hindi mo alam, pero willing kang matuto, willing kang mag-invest ng time, hindi lang pera. As in, pag-aaralan mo yan, hands-on ka, lalago. Kahit ano pa yan. Basta may willingness. And eventually, pag nakita mong lumalago ang isang bagay na hinahawakan mo, napapamahal na sa iyo, nagkakaroon ka na ng passion. Oh, so, nice. Hindi talaga instant na nandiyan yung passion. Correct. Okay.